Hey guys and welcome. Welcome again to another vlog of the Seaman Vlogger. For today's vlog, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga nawawala sa barko or missing on board. Pero take note, wala po tong kinalaman sa mga nawawalang marino on board. At ito ay sabihin natin pansarili ko lang na suggestion or kaalaman kung bakit nga ba nawawala ang mga seaman sa barko. Okay guys, so let's begin. Okay, so bago tayo magsimula, disclaimer muna tayo. So inuulit ko, wala po tong kinalaman sa mga seaman na nawawala. Ito po ay pansarili ko lang pong komento o idea which is naipon po or naipon sa aking isipan at mga nasabi rin na mga kasama ko sa barko. So kung meron man pong trending dyan na may nawawala or missing, hindi po to connected tong vlog na to. So meron po akong 10 idea or 10 kaalaman kung bakit nga ba nawawala sa barko ang seaman. Number 1 is homesick. Yan guys, homesick. Even though hindi nagbabarko, kalaban ang homesick. Pero syempre, mas deep or sabihin natin, mas malakas ang homesick sa barko. Bakit? Kasi 'di ba? Nasa barko ka, ilang metros lang ang luwag niyan or lawak niyan. Tapos wala ka pang makausap. Kung sabihin mong gusto mong makausap ang mahal mo sa buhay, paano kung walang internet? Kung may internet naman, sobrang limitado. Hindi siya katulad sa lupa na only internet or sabihin mong 15 gig, 20 gig. Sa amin, halimbawa sa akin, 'di ba, sa barkong sinasampahan ko. Buti nag-increase. So sa isang buwan, meron na kaming 4 gigs allowance sa data. So yung 4 gig na 'yon, ikukonsume mo yung sa isang buwan. Ngayon pag nagkulang 'yon, kailangan mong bumili. Doon na ngayon ang mahal. So 100 MB approximately, parang nasa $20 or $30. So balik tayo sa homesick. Homesick, yan. Yun nga, napaka hirap ng may homesick na sa barko dahil wala kang pwedeng kausapin. Kung may makausap ka man, baliw din. Kumbaga ano, mali din yung payo nila sa'yo. So dyan sa mga mga naiiwan sa lupa, kung sakaling may homesick ang marino nyo, kausapin nyo, entertainin nyo mabuti, pasayahin nyo kasi kayo lang naman ang kailangan ni marino. Kaya nagbabarko yan dahil sa inyo. Okay, so number 2 on my list is stress sa trabaho. Oh, alam natin na stress, hindi lang sa barko yan, dito rin sa lupa. Pero nga lang, mas mahirap din ang stress sa barko dahil nandun na yung workplace mo eh, di ba? Kumbaga, kung dito ka sa lupa, kailangan mo pang, di ba, bumiyahe. Doon, bababa ka lang ng isang floor o dalawang floor, nandiyan na yung trabaho mo. Tapos kung ano pa yung, kung kailangan ng tao, maski namamahinga ka, maski off-duty ka, maski holiday, kailangan ka. So ngayon talagang stress ang mga tao sa barko, lalo na pag pag meron kaming tinatawag na commercial pressure, yan. Stress lahat yan na parang maski imposibleng gawin or tapusin, kailangan tapusin talaga. Diba? Which is nagagawa na naman ng paraan, kaya lang sobrang stress. Kumbaga, sobrang nakakapagod sa isip. Lalo na pag halimbawa, dumadaan ng mga channeling, yan, yung mga OOW, especially si Kapitan, yan, Singapore Strait. Yan, ang daming barko dyan, ang daming fishing boat dyan, sama ko pa ng mga pirata. So, nakaka-stress din talaga. Katulad naman sa trabaho ko, as a chief officer, nakaka-stress naman sa akin ang cargo operation. Kasi usually, pag may cargo operation, on call ako eh. Kung kailangan ako doon, nandun ako. Maski anong oras, di ba? Maski namamangay ka, wala kang pahinga. Talagang ganun talaga. Kung sabihin mong susundin natin yung rest hours, which is dapat sundin naman talaga, minsan nabibreak yun, pero binabawi na lang sa susunod na araw. Kasi ang barko kasi is 24/7 ang trabaho doon. Hindi pwedeng huminto kasi usually parang time chart, sabihin natin time charter, di ba?
voice charter, bareboat charter. Yan, talagang dapat mabilisan yan para makakuha agad ng cargo at matapos ang isang operation. Number 3 on my list, ito ay kakambal ng stress ang problema sa pamilya. Yan, mayaman na mayaman ang seaman sa problema sa pamilya. Diba? Number 1 problema, yan, pera. So, laging pera ang problema dyan. Yung parang binigay mo na lahat 90% ng sahod mo, pero syempre, hindi naman pwedeng 100%. Bakit? Kasi syempre, kailangan mo rin ng pera on board para may pambili ka ng mga, kunyari, may ibang company kasi na binibili yung mineral water. Diba? Parang naalala ko nun yung 6 liters, parang nasa $12 pa dati nun sa dati kong company. Kasi ngayon libre na eh. Yung sabihin mo mga soft drinks, yung isang case na Coke in can, para nasa $20. Yung mga nag-yosi dyan, yan. Mahal na yosi ngayon sa barko. Parang maabot ng $20 to $25 yung pula or yung tinatawag nila Marlboro. So yun nga no, binigay mo ng lahat, hindi pa rin sapat. Pero ikaw nagtitipid. Pero samantala yung pinagbibigyan mo, which is hindi naman lahat ha, natatiming lang na pag nakatanggap eh, waldas doon, waldas dyan. Hindi nila alam, si Marino, inaasahan din yung naiipon mo or naiipon sa lupa na para pagbaba niya ng barko, eh, meron magastos. Kasi usually, ang seaman kasi pag nasa bakasyon yan, walang pumapasok yan, lahat yan labas. Kaya, pag ano yan, matindi talaga yung ipon. Pero may time naman na ang problema naman si seaman kasi magbibigay ng kulang, sobrang kulang. Di ba? Halimbawa, ang monthly binibigay niya sa pamilya niya ay 10,000 lang, tapos hahanap pa ng ano, ng tira para ipon. Which is, tapos yung pala, meron pala siyang hidden account na mas malaki, iniipon niya, di ba? Na hindi sinasabi sa asawa niya. Hindi natin alam kung anong gagamitin niya doon, or baka siguro gusto niya lang na may separate, di ba? So, ayun. Nagkakaroon ng problema talaga pagdating sa pera. Tapos isa ding problema dyan, pag binata ka, tapos bigla ka nag-asawa, hindi ka pa napapakinabangan, yan. Isa rin problema yan, di ba? Yung parang i-curse ka na lahat-lahat na parang mga anak yan eh. Kinurse ka, so problema sa pamilya, magkakaroon ka ng stress, di ba? Kasi yung workload mo, tapos yung pamilya mo, di ba? Tapos ano pa yung isa? Yung, yan, magkakaroon ka rin ng homesick. So, dugtong-dugtong yan. So, yan ang ating number 3, problema sa pamilya. Number 4 on my list is accident. Parang naging accident, halimbawa, di ba? Huwag naman sana. Usually, marami na nangyaring ganito. Nagkatrabaho, working aloft, di ba? Nahulog. Yung pala, hindi marunong lumangoy kasi hindi naman lahat ng seaman marunong lumangoy, di ba? So, pag nahulog, diretso sa tubig. Wala na, di ba? Yung pala, may naghihintay na pating sa baba. Usually, yung iba naman, parang nadulas lang, ganyan, habang underway. So, nahulog. Ang problema nun, pag hindi siya nakalayo kaagad, higupin siya ng propeller pagdating niya sa may bandang pupa or sasabihin sa puwetan. Malakas ang higup ng propeller kasi ang laki-laki ng propeller ng barko. Yung iba pa nga, di ba? Dalawa, tatlo ang propeller. So, pag once na napunta sa propeller, eh, giniling na yun. Wala na, di ba? So, kaya nga nagkakaroon ng mga ibang company or almost lahat ng company, gumagastos talaga para maging safety ang barko. So, ang problema naman kasi, sa mga seaman, minsan ayaw sundin yung safety procedure ng company. Bakit? Kasi gusto nga nila ng shortcut dahil masyado matagal yung procedure. Halimbawa, nabasa ko to sa safety information namin. Yung engineer, in-operate ang incinerator. So, para may binigay ang opisina step by step para hindi maaksidente ang isang seaman. Ang ginawa niya, shortcut niya. So, nangyari, nadalian siya ng apoy. Okay. Isa pang accident, usually hindi concern yung ano yung pag yung incinerator na yun sa topic natin. Sinasabi ko lang yun about nga doon sa mga safety procedure na ginagawa ng company. So ano ba yung mga aksidente na usually nangyayari? Yan, mga working aloft, tapos halimbawa nagbabaldeho, yan, nagwa-washing sa deck.
na dulas, 'di ba? Yung mga tipong usually lagi lang naman dulas eh or hulog. Yan o kaya may binubuhat or may hinihila na ano na muring. Usually ganyan, tapos biglang pagkapit, biglang hindi niya bumitaw yung rope pero hindi niya binitawan, yun din yung isang accident. So yan, maraming klaseng accident sa barko. So hindi ano, hindi I mean, ano na yan, kakambal na ng pagiging seaman yan. Number 5, usually ito ay binaka sobrang rare na mangyari, blackmail. So bakit ko ba tinatawag na blackmail? Usually, parang may narinig akong kwentong ganito sa barko eh. Parang isang seaman, malapit ang umuwi, tapos nagkaroon siya ng threat or blackmail na tinatawag na ganyan na sige, pag hindi mo binigay ang gusto namin, papakita namin yung ganito, ilalabas namin yung ganito. So syempre si seaman natatakot, ang ginawa na lang nagpakamatay or tumalon sa barko para hindi na mangyari yung ganun, di ba? So mga guys or mga marino diyan, ingat lang sa mga baguhan. Very very ingat kayo sa mga informations na nilalabas nyo sa Facebook. Wag lahat. Pwede man kayo magbigay yun, di ba? Maglagay ng first. Pero yung mismong, halimbawa, yung ano, yung buong passport number mo, ilalabas mo, di ba? Diba? Tapos yung mga labas nyo na, isi ba? Yung mga labas nyo na hindi kailangan, or sabihin natin, pwede yung i-delay yung pagpo-post. Pero wag naman yung, para kang artista, di ba? Hindi naman tayo artista. So, ganoon na lang. Very minimal or very wag full details ang ibigay nyo sa or it's post nyo sa social media kasi baka mamaya, di ba, mayroon masamang tao dyan na nakita lahat. Kita lahat ang address mo, telephone number mo, yung mga pictures mo, di ba? So, baka ma-blackmail ka. Number 6 sa my list is jump ship. Yan, isang reason kung bakit nawawala ang seaman dahil sa jump ship. Bakit? Stress, homesick, problema. Yan, tapos yung iba sabi na aksidente. Yan din ang mga reason kung bakit nagja-jump ship sa barko. Or may iba naman nagja-jump ship dahil gusto nang umalis sa Pilipinas, di ba? Pero may ano dyan, may kwento dyan. Meron daw isang seaman, nag-jump ship sa US. Tapos tinulungan ng Pilipino na nakilala niya lang doon, 'di ba? Pero hindi niya alam, double crosser pala si Pilipino. So, double crosser, ang nangyari noon, sinubong siya. Tapos ngayon, ang nangyari, ban na siya sa US. So, hindi rin siya pwedeng bigyan ng US visa. 'Di ba? May mga ibang lugar na pwede ka mag-jump ship na free, pero may iba naman na sobrang higpit. Pero it's not, 'di ba? Kaya ka nga pumasok sa pagiging marino is nandunga tapos mag-jump ship ka na lang. So, nasisira yung career mo doon kasi parang back to scratch ka. Parang newly born ka ulit. So, yan. Ang jump ship, isa yan sa reason kung bakit nawawala isang seaman. Number 7 on my list is kaaway sa barko. Yan. Hindi laging happy ending sa barko. Yun ay reality. Minsan may nakakaaway ka, may nakakabwisitan ka, minsan may nakakabiruan ka, minsan may best friend ka. Pero usually, hindi mo hawala ang kaaway sa barko, especially pag may isang pasabay. Yan. Ngayon, kung medyo sabihin mong maliit yung tansik nun, di ba? Pwedeng mangyari is pumatay, manaksak, which is maraming mga lumalabas dyan na mga news, di ba? Na nagsaksakan nung Christmas Eve or New Year's Eve. Yan, tapos may iba naman na biglang never seen, biglang nawawala. Kasi yun nga, tinatapon sa barko. Diba, yun ang malaking problema dun. So yan ang isang reason din kung bakit nawawala ang seaman sa barko. Which is sana, wag naman sana. Number 8, yan.
kakambal ng number 7, di ba? Ng Kaaway sa Barko. So siya ay Sip-Sip. Yan. Maraming Sip-Sip sa Barko, yung mga wannabes, di ba? Yung parang natropa lang si kapitan, lahat babanggain, di ba? Pero hindi niya alam, pwedeng mag-kickback sa kanya or mag-backfire yung ginagawa niya. May hindi siya papansinin sa barko, di ba? Hindi siya kakasabi sa barko. Or kaya pag nagkaroon ng happenings, bubugbugin siya, hindi. Eh? Ano 'yun? Pwede mangyari 'yun. Tapos yung pinaka nakakatakot diyan is maitsa na lang siya sa labas. O ma-overboard na lang siya. Usually sabi nga daw nila eh nung time ng mga year ng mga early age pa ng mga 50s, 40s, mga ganun daw. Pag may mga sip-sip sa barko or may away-away diyan, 'di ba? May mawawala sa barko kasi iniitsa nila, 'di ba? Anyway, kasi dati maluwag naman kasi, 'di ba? Ngayon, hindi na. Pero even though sabi mo mahigpit pa rin ngayon, may mga nangyayari pa rin mga missing, 'di ba? So, laging nawawala. Parang na parang magugulat ka na lang na sa isang iglap, nawala. Asan siya? Diba? So, ayan yung ating isang part ng vlog, ha? Guys, ha, wag kayong magsipsip kasi marami kayong masasagasaan. Pwede naman kayong magsipsip katulad ng last vlog ko, diba? Maging sipsip sa trabaho, wag magiging sipsip sa paninira. Okay, so number 9 on my list, which is na-experience ko to, pero 20% lang. 20% lang yari, which is hindi sa akin, kundi sa isang marino. Number 9 on my list is napagtripan sa labas. Yan, usually, ikwento ko sa inyo, di ba? Nung drive back kami sa China dati noon, so nandoon kami sa gate. Marami kasi sa gate, may mga inuman dyan, may mga kainan. So yung ibang tropa or ibang company, galing sa labas. Tapos pagpasok nila ngayon sa gate, which is pwede pang pumasok yung mga taga, itong mga Chekwa na to, napagtripan sila. Diba? So, kung baga ano, gusto silang bugbugin, lumalaban sila. Eh, nandun ako. Ang sabi ko na lang, kabayan, huwag na kayong lumaban dyan. Kasi pag lumaba dyan, talo kayo dyan. Pwedeng papulis kayo nyan, tapos balikta rin. Ang nangyari na kayo ang nanggugulo, hindi sila. Or masama pa nyan, baka mamaya may dalang baril yan, di ba? Baril na lang kayo. So, talo tayo doon. So, hayaan nyo na. So, sa mga nag-shorelive dyan, ingat-ingat din kayo. Kasi may ibang mga lugar na hindi safe lumabas. In, parang ano, meron akong isang... Basta mayroong isang lugar na shoreliban na yung area na yun, yung mall na yun or yung parang park na yun is safe. So ngayon, syempre, mahilig ako mag-shorelive, di ba? Mahilig ako mag-picture-picture, mag-video, magawa ng vlog. Lalabas ako. Tapos parang may nakabantay na pulis doon. Ang sabi niya sa akin, hanggang dyan ka na lang, hindi ka pwede nabas dito. Kasi pag lumabas ka dito sa line na to, hindi kita mapaprotektahan kasi notorious sa mga tao dito. Lahat ng mga tourist, binubugbog nila. Or sasaksakin ka na lang bigla. So, yun ang medyo mahirap doon. So ngayon, nandun lang ako sa area ng safety, di ba? So, ganun, pinapalibutan nila yung area doon para safe ang mga tourist. Kasi maraming tourist doon eh. Tapos meron pa yung iba na, ano, mga budol. Yan. Hindi lang sa Pilipinas ang may mga budol. Pati sa ibang bansa, budol. Okay guys, so pang 10 ko sa list ay siga-sigaan. So hindi nawawala sa barko ang meron talagang pasaway katulad ng mga siga. Tas karamihan pa ng siga, medyo may kababaan ng ranggo. I mean, meron din sa mga nakakataas, pero nakakaasar yung pinakamababa ka na nga, tapos siga pa sa barko. One of example is yung katulad sa previous company ko na messman. Siguro, malakas daw yung backer eh. Kung baka kinakatakutan daw yung backer. Pero nagtataka ako, di ba? Ang backer is parang tinulungan ka lang sumakay or mapasok sa isang kumpanya. Pero bakit magsisiga-sigaan ka?
Diba? Usually, ang mga backer kasi doon din naman sumasakay. Hindi sila owner or pagmamay-ari ang isang company. Kumbaga, no, pinapahiya mo yung backer mo sa ginagawa mong kalokohan sa barko. So, ganito yung istorya niya. Parang ganito. Yung alas 7 ng umaga daw na meron daw kakain. Siyempre, alas 7 ng umaga, breakfast. Ngayon, nandun siya sa pinto, nakaganyan. And yun nga, pag nakita niya, nakita nga niya yung kakain. Sabi, ano, kakain ka na aga-aga. Parang ayaw niya magpakain, di ba? Which is, ang obligation niya sa barko is magsilbi sa mga kakain sa mess hall. So yan guys yung isang candidate sa mga naka-overboard way back nung mga early stage, pero minsan ngayon, 'di ba? Baka siguro, baka lang. Syempre, sino ba nga amin, 'di ba? Syempre, wala nga amin ng kung sino nagtapon ng barko. Kung sino ang mga nagtatapon ng mga sira ulo sa barko, yung may mga topak. So ayan guys, tapos na po ang ating vlog. So kung gusto niyo po ng shoutout, kindly comment down below dyan sa baba. Tapos, pag gagawa ko ng bagong vlog, ipapakita po natin yan. So guys, thank you very much. Vlog completed. See you on my next vlog.